Pinadala niyo po ako ng ano, ng biyaya. Malaking bagay po ang binigay niyo po sa akin na tulong. Gawa nga po ng ako po ay nagsusulo sa buhay na wala nga alam niyo naman po na wala akong inaasahan kundi kayong mga nagtutulong sa akin. At nagpapasalamat po kay Ninong na hindi naman po niya ako pinababayaan. Kahit po medyo natatagal-tagalan niya akong bisitahin, pero nandyan din po ang kanyang pagbisita sa akin. Katulad nga po ngayon, hindi ko po inaasahan na dumating po siya. At saka po sa aking hipag na nagkaroon po ng karamdaman. Nagpunta po ako sa kanya at nakiusap ako sa kanya na doon muna po ako tutuloy sa kanya. Tinanggap naman po niya ako, kaya po nagpapasalamat po ako sa kanya. Isang napakainit na umaga mga ka-KSP, katuwang sa paglingap. Pupunta natin ngayon mga ka-KSP, Sinay Mirna. May dala tayo ditong bigas and kunting groceries. Tingnan natin kung matatagpuan natin Sinay Mirna. Kasi yung dalawang senior di natin natagpuan eh. Si Tay Johnny and si Tay Tomas. Si Tay Tomas daw po ay bumalik sa kanyang dating gawi, sa kanyang dating hanap buhay, yung pamamalimos sa sentro ng Daet, no? And si Tay Johnny, di po namin natagpuan kung nasaan, baka nagtatanim sa kanyang pataniman po ng gulay, di natin alam kung nasaan. Sana nandyan po si Nay Mirna para maibigay natin sa kanya itong kunting ayuda para po sa mga senior, para doon sa mga lolo at lola na wala pong kasama sa buhay, nag-iisa sa buhay. So yung kunting tulong natin, buwan-buwan po natin itong gagawin, ang pagbibigay po sa kanila ng kunting ayuda para kahit paano po, no, makatulong sa kanila. Kasi sa isang senior, sa isang matanda na wala pong kasama sa buhay, nag-iisa lang sila, napakahirap po ang mabuhay ng mag-isa. Napakalimitado po ang kanilang gawain. Wala nang tumatanggap sa kanilang trabaho. Kaya mahirap para sa kanila. Ito na tayo. Nay Mirna, good morning. Nay Mirna. Gandang umaga. Hello. Nay Mirna. Bawala. Oh, yun. Hello, good morning po, Nay Mirna. Mabuti po. Kumusta kayo? Nagaling-galing pa lang po. Oh, bakit? Anong nangyari? Nagkasakit po ako. Nagkasakit kayo? Opo. Anong sakit? Nilagnat po ako. Ah, uso yan ngayon, Nay Mirna, kasi sa panahon natin, sobrang init, no? Huwag kayong masyadong magkikikilo sa labas, napakainit. Eh mag-aalas 10 pa lang, grabe ng init natin, no? Opo. Baka ma-heat stroke kayo. Hindi po ako dito natutulog. Ha? Hindi po ako dito natutulog. Hindi ka dito natutulog? Bakit? Ilang araw po ako hindi natutulog. Bakit? Doon po ako natutulog kay Ilsa. Oh, bakit? Bakit? Yan nga po, nagkasakit ako. Sabi ko nga po, gusto ko po sa gabi. May kasama kasi po kung anong mangyari sa akin gabi. Mm. Mahirap man po bagang walang kasama lalo gabi. Oh, di ba? Tama ako sa sinasabi ko sa iyo noon pa man. Mahalin mo yung mga kamag-anak mo, no? Kasi nag-iisa ka sa buhay. Pag may nangyari sa iyo hindi maganda, walang ibang gadagadadamay sa iyo. Una, kapitbahay, pangalawa, yung kamag-anak. Oh, tingnan mo si Ate Elsa. Oh, di ba? Dinadamayan ka. Very good, very good. Ayun. Kumbaba na po ako. Very good, very good. Na po siya. Very good.
Very good. Ko, alis, ayaw ko na ng ano, gusto ko itong ating anong ito ay dapat tuloy-tuloy na ito. Oh, very good, very so, good. So ilang gabi na kayo hindi natutulog dito sa bahay mo? Mula po nung ano nung Linggo. Dito Linggo. Dalawang gabi na. Linggo, tatlong gabi. Oo. Ano na po? Okay. May dala kami dito sa iyo, Naimer, na kunting ayuda to. Bigas and kunting groceries, no? Dinamahan namin yung sardinas kasi yung sardinas pwedeng pangsahog yun sa ulam, no? Sabi ko nga po, sana daw sininom. Siguro, ayaw na sa akin. Hindi naman. Alam ko kasi may nagbigay sa iyo ng tulong dito. May nagdala sa iyo, sabi ko sigurado ko meron pa naman yun si Naimer na kasi nag-iisa lang siya rito, kayang-kaya kung yung tulong na yun ay sobra-sobra para sa isang tulad niya na solo lang sa buhay. Ano yun? Kaya pong nakaraang pag-tingin ko ng ano kay Kuya Bal na sabi ko hilingi akong tulong sa iyo, na sabi nagpangako nga po yasa sa akin na tutulungan ako na bigyan to ako ng isang sakong bigas at grocery. Hanggang po ngayon, wala naman po. Hindi naantay ko nga po yung wala naman. Ganun ba? Opo. Sabi nung mga supporters niya, si Kuya Bal daw, sa dami ng pinupuntahan, sa dami ng tinutulungan, mahirap daw. Yun yung madalas kong napapakinggan, no? Baka nga naman, no? Sa dami ng kanyang tinutulungan, siyempre, bilang isang malaking YouTuber, no? Okay. Siyempre, marami ding humihingi sa kanya, marami din siyang obligasyon, palagi no? Palagi daw pong nasa pillar source. Kaya nga po, pasensya na natin, intindihin na lang natin. So, andito naman ako, bilang small YouTuber, kakarampot nga lang yung dala namin, pero kahit paano po, makakatulong din. Pasalamat ko na po yan, Ninong, at hindi naman na po akong nakakalimutan. 10 kilong bigas yan, ilang araw mo yan? Bilang isa ka lang dito. Ano 10 kilong bigas. Kulang po yan na isang buwan. Kulang po isang buwan. Tulong din yun. Kung magsaing, kunti lang po kumain. Tapos dyan, merong 10 sardinas yata yan. Opo. Tapos ilang noodles yata yan. Kahit papaano, makakabigay na rin yan ng ayuda sa iyo, no? Lalo ka may sakit ka ngayon. Pakialisa mo dito. Pasok mo pa, Papi. Pasok tayo dito. Dito. Papi. Nagli-dinis po kasi ako dahil naglilid ng ilang araw. Okay. Kasi ako po kay Pastora So hindi kayo natutulog dito? Ilang araw po hindi natulog dito. Ngayon po, kagabi po hindi ako dito natulog. Talaga? Nagdating lang po ako ngayon umaga. Nahawa na sa iyo si Papa P. Kay Naimer na yata yung pamaypay na yung Papa P. Parang hinang-hina ka. Parang nag-almusal ka na ba? Naimer na? Nag-inom lang po ako nung ayun pong ano sab ang tawag diyan na yung dahon ng ano? Dahon ng herbal po. Herbal. Opo. May ano ka na naman pati o may salumpas ka na naman sa noo. sabi ko nga po Parang kahit pag salita hirap na hirap ka. Yun nga po, nakaraang araw, mahina po talaga ang katawan ko. Anong naramdaman mo? Nawalan po ako ng ugaling kumain. Hindi na po ako kumakain. Ilang araw na? Wala po nga po ako nung lagnatin. Hindi po ako kumakain. Wala kang gana? Sabi ni Ilsa, pag hindi, isang linggo, pag hindi ka nagbago, dadaling kita sa ospital. Pag sabi mong hindi ka kumakain, wala kang panlasa, biglang nag-face mo si Papa P. Kasi dito na yung Mirna, nasa alert to tayo ng COVID. Na naman po? Oo, alert level to tayo, Camarines Norte wala sa COVID. Kaya pag sabi mong nawawalan ka ng panlasa, hindi ka kumakain, biglang nag-face mo si Papa P. Wala yan, Delikado yan. Ano? Delikado yan. Delikado. Natakot. Puka na, Mirna, puka baka. Sabi mo, nanghihina ka ba? Makamatumba ka. Nag-igib ng inuman. Sabi nga po, nang inigiban ko sa mamaya, matumba ka dyan. Sabi ko,
ano, wala akong magagawa dahil ano, wala naman sa akin mag ano, yun. Dalawang ganun lang naman po inigib ko. Oh, dalawang ganun lang. Nang kaya ko noon. Utay-utay lang lakad. Ilang araw kang hindi kumain? Mula nga po nung anuhin ako, nung lagnatin ako, hindi po ako kumain talaga. Anong araw yun? Sa... Ilang araw bale? Ngayon eh. Sabado nga po. Sabado? Hindi nga po ako naka-attend Martes ng meeting. Ngayon? Hindi nga po ako naka-attend ng meeting namin sa senior citizen. Dahil may sakit kayo? Opo, sabi ko nga kay Elsa, sabi mo doon sa presidente na hindi ako makaka-attend ng meeting kasi ano... May lagnat ako. Ano? Sabi ko po, isa dito ako matutulog sa iyo kasi masama ang pakiramdam ko. Sabi kong gano'n. Sabi niya, okay man siya. Alam mo si Ate Elsa, mabibigat din ang problema nun. Opo, yung, alam ko. Yung asawa niya, grabe din ang sakit. Alas hindi rin gumagaling, no? Tapos yung hanap buhay niya. Ano, Ninong, halos nawala ano na. Ano na po, Ninong, ano na po, nag-ano na po yung suga. Ha? May pagbabago na yung suga. Ay, salamat naman kung ganun, no? Kasi nung... Hindi na daw malalim, hindi na raw nangingitim yung suga. Oo. Ang ginagamot po niya, may nagturo sa kanya, ang ginagamot po yung tong sili. Yung sili po. Herbal. Opo. Yung sili okay, na, okay. Tapos pinatapal dun sa... Okay. Sige nga po ang trabaho. Okay. Pero yung hanap buhay ni Ate Elsa, wala na rin. No? Wala po. Wala na yung tindahan niya, wala na yung wala na paglalako niya ng, ay, ng ulam, wala na rin. Wala na yung so, lahat. Ano na lang ang hanap buhay ngayon ni Ate Elsa? Nasa bahay lang po. Yung mga gawain sa bahay, ang inaasikaso. Kasi yung mga anak naman po, walang inaatupag, kundi cellphone. Kaya nga eh. Buti pang di na namin binigyan ng cellphone yung anak nun. Wala di na. Nakakatulong kay Ate Elsa. Opo. Lagi na lang cellphone ang hawak. Nga po ako kay Elsa kasi sabi ko, yung mga anak, sabi ko, kaya ka nahihirapan sa trabaho dito, walang tumutulong sa iyo. Tinuturuan yung mga anak niya eh, lalo na yung anak niyang babae. Ang lalaki mo, hindi ka tinuturuan. Pag umaga po, bago matulog, cellphone. Pagising po sa umaga, cellphone. Hindi napaganda yung pagbigay namin sa kanya ng cellphone? Pagaling sa eskwela, cellphone. Wala pong ano, sabi ko nga eh, sa iyo din yan. Oo. Ikaw rin ang... Kaya siya naghihirap, kasi nga hindi niya tinuruan. Opo. Magtrabaho yung kanyang mga anak. Pati ako doon matumisa. Nagtyaga na lang po ako doon matulog kasi nga po, kailangan ko takot po talaga. Ka. Takot ka mag-isa. Kailangan ko po talaga may kasama at may sama ang pakiramdam ko. Naano po ako doon. Habi ko nga, kung ako lang may camera, anuhan ko, bibidyohin ko si Elsa. Ang katabi yung aso. Sabi ko, pambihira. Bakit? Yung mga aso, ang katabi sa gabi, mga aso. Di ko tiyun pa. Sabi ko, ano ng mga aso mo yan? Walang disiplina, abusado. Aso lang, nakakutsyon pa. Katabi ng mga tao. Ganun ba? Opo. Bagay, may mga aso talagang pwede, pero dapat yung malinis talaga. Talagang araw-araw yan nililiguan, dinadala sa mga parang parlor nila, ng mga animals. Talaga, pero kung... Kahit naman po, amoy aso pa rin. Alam mo, sa mga tulad namin, ako, pet lover ako, Nymerna, dog lover ako, pag mahal mo ang isang aso, talagang ituturing mo yan na parang tao, pati yung hygiene ng aso, parang tao na rin. Yun nga po ang cook sa... Pero kung yung aso ay katulad ng mga nasa kalye, na ang dumi-dumi, hindi nililiguan, hindi maganda yun. Hindi naman po yung layas. Kaya nga. Yun. Baka naman malinis naman yun. Pinapaliguan naman po. Okay. Alam po. Parang, sa katulad mo na hindi ka siguro... Dog lover, hindi ka animal lover, siguro hindi okay sa iyo 'yun. Okay. Pero alam mo ba na Mirna, na yung mga tao raw na mapagmahal sa hayop,
ay mababait daw yan at mabubuti ang kalooban. Kasi kung yung hayop nga daw, minamahal nila, tao pa kaya? O, paniwala ka doon, Mirna. Kung yung hayop nga daw, tinuturing nilang parang tao, minamahal nila, tao pa kaya, hindi nila mahalin. O, ako diba? Naman, ako naman po palibasa, mulat sa pul man po, hindi nga po ako nag-alaga ng mga hayop. Kaya parang manood din naman po ako sa hayop. Kaya lang parang yung hindi ko masyadong tinututukan yung mga ganong hayop. Ganun ba? Okay. Oo. Si Papa P, makihayop yan. Yung isang aso niyan eh, sumusunod sa kanya. Mula sa bahay niya hanggang sa apartment ko. Nagmalay siya, nakabuntot doon sa kanyang padyak. Ilang beses na yung Papa P, ginawa? Tatlong beses na. Ganun. Yung aso niya. Paglingon niya, andun na sa apartment ko, kasama pala niya. Nakabuntot doon sa kanyang padyak. Ayan, layo-layo nun, 6 na kilometro. Naglalakad yung aso ni Papa P, nakabuntot sa padyak niya. Pagdating ko sa bahay, tulog siya din. Ay, napagod. Kaya, ganun talaga ang mga aso, especially aso, no? Kapag itinuring mo silang parang tao, isip nila nagiging tao na rin, nagiging parang tao na rin. Oo nga daw po, ganun. Oo. So, si Ate Elsa, ganun pala, maki-aso din pala si Ate Elsa. Animal lover din pala si Ate Elsa. Tulog. Oo. Ano yan, Ate Elsa? Nangutang pa ako ng isda. Pasyente ko. Ha? Ay, pasyente po ako. Sino? Dilala ko po yan doon sa tahanan. sabi nga niya, nagbibitin sa amin na doon daw siya natutulog sa inyo kasi may sakit daw siya. Natatakot daw siyang mag-isa dito sa bahay niya. Kaya bali 3 gabi na siyang doon natutulog sa bahay mo. Kahapon lang po yung nag-uwi at nag-alis po ako. Kaya sabi ko nga sa kanya, diba kako, Naimir na? Diba? Walang ibang magmamalasakit sa inyo dito sa lugar mo, hipag mo. Si Ate Elsa, diba, Naimir na, nagtama ako? Diba? Nagtama ako sa sinasabi ko sa iyo. 100%. Ha? 100%. Diba, sabi ko madalas mahalin natin ang ating mga kapitbahay. Walang ibang dadamay sa atin sa panahon na tayo may pangangailangan, lalo tayo sulo lang sa buhay, 'di ba, Naimir na? Sakitin pa. Paano na lang kung wala si na-realize mo? Yes, very good. Dahil nga sabi ko, hindi naman ako papunta sa pagkabata, papunta na din sa Ulyanin. joke lang, sorry. Joke lang. Isang ninong nakakalimot na talaga ako. Misa talaga? Kilala ko yung tao na yun. Ano na nga ba ang pangalan nun? Baka hindi mo kilala ang kaharap mo na ngayon na tao. Oo. Ito, kilala mo to, Naimir na. Opo. Yung naka-face mask na yan. Opo. Alam mo, Ate Elsa, nang sinabi ni Naimir na 3 araw na daw siyang nawala ng panlasa, di makakain, bigla nag-face mask si Papa P. Naisip niya. Kaya may kulit. Sabi ko nga po, kabagay. Sabi ko, ano baga talaga na ang nararamdaman mo? Mm-hmm. At para ka na baga dyan nag-aalulong. Baka na yan. Oo. Eh, sabi ko, ano mang oras, pwede akong tumawag ng ambulansya. Oo. Dadaling kita na sa probinsyal. Oo. Ay, hindi mo na pakikiramdaman kung mabuti. Mm-hmm. Ay, marunong pa magpakiramdam. Malakas pa yan. Tama. Ilan taon ka na ngayon, Aymer na? 67. Oh, 67. Alam mo ba na meron akong tinutulungan si Lola Inday, 79 years old. Nangangalakal siya. Laging may pasan-pasan sa ako. 79 years old. Pagka natapos yung mga lakal, naghahanap siya ng mga gawaing walis tingting. Pagka nagawa na yung tingting, ilalako pa niya yung walis. Pagkatapos, binigyan namin yun ng 5,000 pampuna sa tindahan. Binalikan namin after wala pang 1 buwan. Punong-puno yung kanyang tindahan. Wow. 79 years old. Yun, si Lola Inday. Solo lang po sa buhay. Solo sa buhay. Sabi nga nung ibang nagko-comments, kasi naman niya solo sa buhay. Bakit naman si Tito Mas solo sa buhay din? Di ba? Ang daming pagkakataon ay binigay. Napuhunan kay Tito Mas, no? Pagtitinda rin, lahat-lahat. Hindi rin niya nagawang
palaguin yung kanyang hanap buhay. Diba? Kaedad siya ni Tay Tomas, diba si Tay Tomas, 70? 75 ba yun? O, bata pa pala si Tay Tomas kumpara talaga kay Lola Inday na 79 years old. Grabe. Eh maraming humahanga dun kay Lola Inday, Ate Elsa. Nasa nagmamaniwan ako. Sabi ko nga kay kay Elsa, napasalubong namin nung isang araw si sino na nga yun? Si Saling. Sabi ko, naiinggit ako sa kanya. Kasi, ay, huwag maiinggit. Kasi, yung mabalasik pa siya. Sabi nito, naglalaba pa yan. Kasi, matid pa yan ng mga apo sa eskwelahan. Kasi ayaw kasi yun, nasikatan ng araw sa higaan. Madilim pa. May mga ganun talaga. Sabi ko naman, alam mo, hindi naman pare-pareho ang katawan ng tao. Tama rin naman si Naimirna. Hindi naman talaga pare-pareho ang katawan ng tao. Merong bata pa pero sakiti na. Merong matanda na pero malusog pa. Oo, totoo naman 'yun. Totoo naman 'yun. 'Di ba, Ate Elsa, may tama ba ako? Ay, siya po. Anong gagawin mo diyan? Anong gagawin mo diyan? Espada. Ay, ano lang ito? Ganga lang ito. Alam mo bang isdang 'yan kung paano lumangoy sa dagat? Siguro po, sige po, ang ano ng buntot. Hindi. Yung ibang isda, ganyan maglangoy, siya patayo. Ay, ganon. Ang langoy niya patayo, hindi pa ganon. Siya pa ganon o pa ganon. Ayun. Ay, ito ang ulam niya ngayon. Kasi ayan, espada. Oo, no, isang alo. Ang gusto ko niyang gata. Gata ng pechay. Masarap. Pechay talong. Sa araw, nag-ano yan ng isda. Hindi naman din ako nakakain. Hinimayang ko at baka matinik niyo. Oh, talaga? Ay, ano, kumusta ngayon, Naimirna? Okay na sa iyo panlasa mo? Maano-ano na din po, mabuti-buti na po. Nakakain kayo na din ako, marami-rami. Tinanggal na ni Papa pa yung face mask niya pag sabi ni Naimir nang may panlasa na daw siya. Ligtas na sa COVID. Ligtas na sa COVID. Alam mo ang Camarines Norte ngayon, ha? Alert to tayo. Alert level to tayo sa COVID. Kaya kita mo, naka-face mask ako. Sabi ko maaari sa kanya, paano yan? Kung wala ka ng panlasa, ay naku, hindi na yung maganda. Palagay pasusundo kita ng ambulansya. Totoo yun. Dapat maagapan, no? Mula po nung ramdaman ko yun, parang ibang panlasa lang ko. Lahat ng pinakain ko baga Elsa, walang panlasa. Mula nung magparainom ako ng Losartan. Ha? Losartan. Bakit? Po. Nagme-maintenance ka na, Naimirna? Opo, magme-maintenance na po ako ng sa high blood. High blood ka, Losartan. Okay. Pero parang naramdaman ko, parang wala na baga akong panlasa. Okay. Pero huwag niyo pong iisipin na huwag niyo pong isipin na may antawag. Ay, yun para sa inyo. Oo. Dahil, pero sabi ko nga po sa kanya, Kuya Efren, dapat araw-araw maliligo. Mm-mm. Kasi pag hindi naliligo, madaling kumakain. Oo naman. Kasi hindi nagiging kondisyon yung katawan natin. Nakakapanghina. Oo. Mainit. Dapat, pagising mo ng umaga, ang tendency mo, i-condition mo yung katawan mo. Gising ka ng umaga, papawis ka ng konti, lakad-lakad ka, tapos mag-breakfast ka, pagkatapos maligo ka. Pag-umaga po, nagpapapawis ako. Lakad-lakad ako muna dyan. Okay. Para kayo ang mga tuwad ko. Tama. Kunyari, nagtatakbo ka, tapos, correct, kung may nagawalis ako dyan, dahil ang daming laglag ng mga, ng kawayan. Ang daming mga laglag. Wala naman pa ibang nagwawalis. Napakabait mo, Ate Elsa. Saludo kami sa iyo ni Papa P. Alam mo naman ang istorya. Kaya saludo kami sa iyo. Napakabait mo. Yan, wala namang kwinta po, mga bagay. Napakabait mo, Ate Elsa. Nasa kabila ng lahat, eto ka. Tinutulungan mo si Naimirna. Kinupkup mo sa bahay mo, tinutulungan mo. Napakabait mo. Sana dumami ang lahi mo, Ate Elsa. No? Madami ang lahi mo. Minupos. Ganun ba yun? Kung maraming bagay. Tama. Butas. Correct. Maraming mapaampun. Tama. May dala kami dito mga sardinas to. Saka, dinamihan namin yung sardinas dyan. Bigas.
para kahit pa paano makatulong kay Nay Mirna, no? Pinuntahan namin si Tay Tomas, di namin inabutan. Tatlong araw na daw bumalik sa dating pwesto ni Tay Tomas na mamalimos. Yan sa... Yan sa sentro ng Daep, namamalimos na naman si Tay Tomas. Siguro bumalik naman sa ganyan, nabuboring din siguro siya doon sa Mantigbi. Siguro na, hinahanap niya yung araw-araw siyang umaalis din. Pag sa loob lang talaga siya ng bahay. Kaya kung gusto mong makita sa Tay Tomas, puntahan mo diyan sa sentro. Andiyan siya nakaupo doon sa sidewalk. May... Ayaw ko po. Bakit, bakit? Malalaman ng tao. Ay, asawa pala yan ni Nanay Mirna. Ay, tay bali. Nakakahiya. Kinakahiya mo si Tay Tomas? Hindi naman. Akala ko kinakahiya ni Nanay Mirna si Tay Tomas. Ay, ba't ayaw mo? Ba't ganun ang tone ng salita mo? Tay Mirna. Pero kung si Tay Tomas ay nasa... Pag yun naging ano... Ha? Pag yumaman yun. Yaman yun si Tay Tomas. Bibilhan ka nun ng sisiril yaban. Bibilhan ka nun ng maraming salumpas. Bakit naman bigla kang humagalpa? Wala na dapat isa sa lumpas. Wala na po ako sa salumpas. Oh, bakit? Wala na akong salumpas. Wala na? Wala na po. Malagot na naman ang butika. Masakit ang likod ko, wala man akong... Ubus na yung salumpas mo. Di ba marami akong dala sa'yo na ubus na? May mga naghingi po yun. May mga naghingi? Okay. Okay, okay. Yung ka-member ko, naghingi. Okay. Tapos si Pastora, naghingi din. Si Elsa din, binigyan ko. Okay. Hindi naman yung nakakapadagdag ng dugo. Halimbawa yung may mga anemic, pampakula. Kasi kaya na high blood, nalapit ang dugo. Oo nga. Ano, gusto mo yan? Gusto mo yung isda na yan, Emer na? Grabe, pwede ang titig na po. Pwede na rin. O pwede na rin daw. Minasdan niyang mabuti yung espada. Minasdan niya baka. Ay, hindi naman ito nakakaano. Parang pakiramdam ko sa wariki, parang ayaw ni Nanay Mirna. Bawal sa kanya. Dala-dalawang isip siguro. Bawal ang manok. Bawal. Bakit bawal? Ay, sa mga high blood. Ganun ba? Dapat bawas. Bawas ano? Nagpapasalamat po ako, Ninong, sa nabinisita ninyo ako. Dinalhan niyo po ako ng biyaya. Salamatan natin diyan si Ma'am Ann of USA. Ayun, sabi ni Ma'am Ann, yung mga solo na lolo at lola, buwan-buwan namin dadalhan ng ganitong pagkain, bigas and kunting grocery, sabi ni Ma'am Ann. Ayun, kaya isa ka doon sa pinuntahan namin, dalhin itong bigay sa iyo dito ni Ma'am Ann. Ano? Okay. Thank you po, Ma'am Ann ng USA. Marami pong salamat. Pinadala niyo po ako ng biyaya. Malaking bagay po ang binigay niyo po sa akin na tulong. Gawa nga po ng... Ako po ay nagsusulo sa buhay na wala nga alam niyo naman po na wala akong inaasahan, kundi kayong mga nagtutulong sa akin. At nagpapasalamat po kay Ninong na hindi naman po niya ako pinababayaan. Kahit po medyo natatagal-tagalan niya akong bisitahin, pero nandyan din po ang kanyang pagbisita sa akin. Katulad nga po ngayon, hindi ko po inaasahan na dumating po siya. At saka po sa aking hipag na nagkaroon po ng karamdaman. Nagpunta po ako sa kanya at nakiusap ako sa kanya na doon muna po ako tutuloy sa kanya. Tinanggap naman po niya ako, kaya po nagpapasalamat po ako sa kanya. Sabi ko po, mabuti na lang po at mayroon man pong akong hipag na hindi naman po ako at tinuturing na ibang tao. Kaya labis din po ako nagpapasalamat sa kanya. Lalo na nga po ngayon na
Naawa ako sa sarili ko na wala akong ibang nag-aano sa akin kundi si Ninong Espanyol po at saka ang ibang ko po ngayon. Kaya po, mamahalin ko po sila. Ma'am, ng USA. Maraming salamat po. Yun lang po. God bless po. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Okay na yun ay Mirna. Salamat tayo sa Diyos. At binigyan ka ng mga taong tumutulong sa iyo. Tulad ng hipag mo, si Ate Elsa. Kahit may mga nangyaring hindi maganda, nung una pa man, pero nang lumapit kayo sa hipag mong si Ate Elsa, hindi nang dalawang isip na tulungan ka, kupkupin ka sa bahay nila, no? Kaya, Naimir, na pagsubok lang yan ng Diyos. Papa. Habang buhay tayo, huwag ka mawawala ng pag-asa. Diba, Ate Elsa? Sabi nga niyan, maging masaya ka pagka may mga pagsubok ka. Ibig sabihin, may assignment pa sa'yo si Lord. Malungkot ka pag wala ka ng problema. Ibig sabihin, baka kunin ka niya. Diba, Tils? Pinapatawa lang natin si Naimir na. Kung kukunin ako ng Panginoon Diyos, payag man na po ako. Mama, payag na po ako kung kukunin ano po ng Panginoon Diyos. Mamaya, pipirma na yun. baka ilabas tayo kay San Pedro. Wag, joke lang yun. Pinapatawa lang natin si Naimir na para matigil ng pag-iyak. Kung kunin ng Panginoon Diyos ako. Basta tayo sa mundong ito, laban lang lagi. Lahat ng pagsubok, kaya binigay sa atin yan kasi kaya natin, di ba? Lagi ko po ang inaanong pinapasalamat sa Panginoon. Ang palagi ko pong dinadasal sa kanya. Kung lalaban ako kung anong mga dumating na pagsubok sa akin. Tama. Lalabanan ko po ito. Tama, oo. Siyempre, ang gagawin mo siyempre, laging tumatawag sa kanya. Walang iba kasing pwedeng tumulong at magbigay ng kalakasan sa atin. Tama si Ate Elsa, kundi ang Diyos lamang, ano? Ate Elsa, maraming salamat sa iyo, ha? Ako nga po, may kasalukuyan ako sa akin. Andito po sa bahay. Ano po, sinabayan ko na lang ng kumakanta ako na ang puso ko eh, dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Sabi ko ka, nagpapakumbaba ako. Ulat-ulat ka po yung kinakanta. Ang puso ko, dinudulog ko sa'yo. Nagpapakumbaba ako sa kanya. Oo, ito, kakantahan ka ni kapati. Ang puso ko'y dinudulog sa Panginoon Diyos. Ang puso ko dinudulog sa iyo. Nagpapakumbabat, nagsusumamo. Maging kapatid mo, na ikaw ay mamasdan ng kanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukbukan na niyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papapulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Paulit-ulit ko po yan, kinakanta kay Lord.